Napapresensya mo ba ay nagdudulot ng pagkakaisa o pagkawatak-watak sa iyong pamilya o komunidad? Magandang buhay, ginigilo kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoon ng pagkakaisa. Idalangin natin sa Diyos na maghari ang tunay na diwa ng pagkakaisa sa ating pamilya at komunidad, sa ating bansa at sa buong mundo, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Sa tulong ng banal na Espiritu, matuto nawa tayong igalang ang uniqueness ng bawat isa. Maging mahinahon sa tuwing nasusubukan ang ating pasensya at huwag bibitaw ng salita na makahisira ng loob ng ating kapwa. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-aanihayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Minsay nagpalaya si Jesus ng isang demonyo at ito'y pipi. Nang lumabas na ang demonyo, nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao. Ngunit sinabi ng ilan sa kanila, "Pinalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ang iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam na Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigibaroon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi nyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung nasasandatahang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Subalit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko." Magandang araw mga kapanalig! Si Sister Janice po ng Disciples of the Divine Master. Pagkakaisa o pagkakawatak-watak? Ang mabuting balita ngayon ay gumagabay sa atin na pagnilaya ng ating reaksyon sa mga pangyayari sa ating paligid. Maiging aware tayo nito dahil pwedeng maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng relasyon o komunidad ang ating reaksyon. Si Jesus mismo ay nabiktima ng di magandang reaksyon ng iba. Di matanggap ng iba ang kanyang mga ginagawa at ipinapakita, kaya inakusahan siyang nagpapatalsik ng demonyo sa ngalan ni Beelzebul. Pero nagbahagi ang Panginoong Jesus ng isang importanteng aral. Kung suma sa atin ng Diyos, puro kabutihan, kapayapaan, at pagkakaisa ang ating dala at alay sa iba. Ay ipapakita ito sa ating tamang pagtugon at di lamang reaksyon sa salita man o sa gawa. Mga kapanalig, pagsikapan nating tumugon sa kapwa o anumang pangyayari na walang paghuhusga o pagtatangi. Sa halip, maging bukas ang isip at yakapin ang katotohanan, nais ng Diyos na ipunin tayong lahat bilang nag-iisang kawan niya. Naway pagsikapan nating maging instrumento ng pagkakaisa saan man tayo pupunta. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon.
maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagbimessage sa amin para sa iba't ibang kahilingan, lalo ng mga labis na apektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at iba pang sakit, at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa mga non-medical frontliners, at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong patuloy namin ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa ang mga disiplinang sikaping sundin ng grasyang hatid ng Kwaresma'y ating kamtin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating the Pauline Family Year of the Word of God from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme, That the Lord's Message May Spread Quickly.